nag ano kami, we wake up very early, grabe, 12 pa lang yung umalis kami sa bahay, and then ayan, nagbiyahe kami papuntang Tarlac. At narating na namin ang Zambales Lowland. And then ito na guys, ang ready na kami at 5 o'clock, ready na kami sa 4x4 ride. So pumipili kami ng sasakyan namin. Kaso ano nangyari dito, nahuli kami sa grupo. Eto, bumili ako ng dito, bumili kami ng stick para sa hiking namin. So it cost only 30 pesos, di ba? Ayan. So bago kami mag-check, we took pictures first. And ayan, ang dami talagang hikers. Ang dami yung gustong-gustong makasali sa adventure na to. At syempre si Sir Yuan, very excited. Again guys, finally, kita nyo kanina, madilim pa ngayon, awaga na. Nahuli kami kasi pumili ako talaga ng 4x4 ride kasi ayokong i-risk yung lives namin. Gawa na ang anak ko, is only 15 years old at ang binigay sa amin ay hindi maganda na sasakyan. So, nag-antay kami at ito na yung sasakyan namin. Ayan, si Sel Yorn ay umakit na. Ayan, so excited na kami umakyat kasi kaya nabubuksa naman pala yan. Ayan. Nabubuksa naman pala, tapos yun. Hindi na kasi kami makapagantay. Anyways, okay lang. Ayan, humingi sa amin ng dispensa yung agent namin. But then it's okay kasi ang pinaka-importante, safe kami. So, we are now starting our 4x4 ride. May kasama kami pala dito na isa, si Kuya Andre. Galing siya sa since joiner kami. So, hindi kami kasama din sa grupo. Okay lang. Mas maganda yung adventure kung kami lang ng anak ko. At syempre may kasama kami na si Kuya Andre na coming from different group naman. So, ito na. Nag-umpisa na yung adventure namin dito sa 4x4 ride. Ayan. Pasensya na kayo guys dito sa sa recording kasi talagang sobrang lubak-lubak yung yung daanan. Actually, I took this video. Talagang hirap-hirap ako, but then I just want to share you our adventure. Ayan. So, kahit lubak-lubak yan, talagang kumuha ako ng kasi parang mahuhulog ka guys pag hindi ka humawak. Talagang mahuhulog ka. So, buti na lang talaga pumili ako ng napakagandang sasakyan ni Kuya. Hindi nga pala namin natanong kung ano yung pangalan ni Kuya. Kasi very excited na ako. Tapos si Sir Lord niya, nagre-reklamo niya sa akin. Sabi niya kasi, 12 o'clock midnight na patayo galing sa bahay. Tapos, ayan, maliwanag na nga guys. So, kung nakikita niyo, ito is a really amazing place. Ang ganda nga guys. So, kung talagang lasag-lasag yung katawan mo doon sa 4x4 ride, pag nakita mo naman yung beauty ng nature, talagang mapapamangha ka talaga. So, ayan, ipapakita ko sa inyo ang adventure namin at pasensya na kayo guys sa picture or sa video kasi, ayan, buti na nga nang dala ko ang aking stabilizer na panghawak kasi kung hindi talagang makikita niyo yan, ay nako, yan, lubak-lubak yan. So ang video ay itong mga tabi ni may mga kasi grabe yan ang nararanasan namin talaga diyan. So I hope you will enjoy our trip. So tingnan niyo guys. Ayan. So, may mga walang animals. May time nga dyan na tumigil talaga kami. I think ito yung time na yan na tumigil kami kasi maraming kalabaw, maraming baka sa daanan. So, pinaalis muna sila bago kami dumaan. Ayan. So, grabe yung place. As in, hindi naman siya barren, pero wala na talaga nakatira. Kasi nga, yung gawa nga na nangyari noong 1991 eruption, sobra-sobra. So, wala nang, flat na yung place na yan.
And then, ito, ginawa lang nila to. Actually, itong daanan, pinilit lang to nila na gawa ng paraan para makapunta doon sa crater. So, grabe yung ginawa nila dito na, ano, na effort para lang marating talaga ng ang crater at yun nga, maka-travel ng 4x4 wheel. Kasi sobrang haba, guys. Grabe talaga itong adventure na to. But then, it's wonderful. It's amazing. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, may mga sasakyan na natakpan pa. Diba? So, kung i-imagine mo yung life dito noon. O, ayan. Lubak-lubak yan, guys. Eto na. Excited na kaming marating namin. Ito yung Toblerone Hills na tinatawag nila. It's, yan. Yan yung nakikita nyo. It's a Toblerone Hills. So, nag-stop kami dyan. Kasi magte-take kami ng picture. Nakakatawa dito, guys. Sa stopover na to, meron dyan na ano, meron dyan, syempre pwede kang mag, ano, mag-pee. Magdala ka ng CR, kakaiba. Parang sa camping lang siya. So, I'm thankful na naranasan yun ni Silver, no? Kasi sa school naman kasi wala namang camping talaga na kagaya before. Ayun, sabi niya nga sa akin, masa na uwi dito? But then, sabi ko, di, dyan banget talaga yan. Kasi, ano tayo, Girl Scout dito eh. Bawal ang pabebe. So, nag-take pictures kami dito. Ayan, kung nakikita nyo, it's really wonderful. Ayan, si Celia ready na for peak. And then, we did that 360. Ayan, video here. Ayan, nahilo na si Celia. Kasi yan naman, sobra na. Ayan, so yan yung nakikita nyo sa likod namin. It's the Toblerone Hills. Ayan. Toblerone siya kasi mukha siyang Toblerone, di ba? Ayan, so ngayon, nag-ano na naman kami. Nag-start kami ng aming ride. So ipapakita ko dito, guys, yung kung gaano kahirap yung pinagdadaanan namin. Ayan, kasi ano siya, parang meron siyang mga river. Ayan, dinadaanan yan. So that's really a wonderful part. Yeah, yung feeling mo tataob yung 4x4 wheel sa kanya mga pinagdadaanan. So, awang-awa ako sa sasakyan talaga, actually. Itong mga ako dito sa place na to. Ang ganda, sobra. Sobra, kahit yung lasog-lasog yung katawan mo, okay lang talaga. Kasi, ang place, it's very nice. So, parang ang dami-daming positive ions na nalanghap. So, parang nag-plus 5 ako sa aking buhay. Parang nawala yung mga hirap sa katawan. Ito, itong place na to, talagang pinilit ko siyang kuhanan ng video because I love this. At ito naman, papakita ko sa inyo, yan ang mga dinadaanan namin river. Diba? Yung feeling mong tataob ka. Natatakot ako. But then, it's so nice. Ayan, yung kasunod sa amin naman na 4x4. Oh, diba, guys? Nakita nyo. Grabe na. So, actually, hindi dito nararamdaman sa video ko yung, ano eh, yung, ano, tawag dito, hirap ng pagkuha ng video. Parang akala mo stabilized pa rin siya, but then hindi. Grabe yan. It's full of, ano, rocks kasi yung dinadaanan namin. So, parang akala mo nakasakay ka sa kabayo. But then, very good talaga itong stick ko na to, yung selfie stick ko, kasi stabilized talaga siya, di ba? Hindi pa rin kayong nahihilo, hindi kayong mahihilo. Ayan, ito yung place na to na ang ganda. It's a very nice place talaga, grabe. So, talagang kahit hirap na hirap akong kuhanan ng video to, guys, I wanna share this to you kasi gusto kong pumunta rin kayo doon. Diba? Sobrang ganda ng place. Ayan. Dalawa kala mo na sa ibang bansa ka. Ayan. So, ang dami actually nakaano sa amin. So, sa feeling ko, napakahirap mag-check dito kapag, maulan. Ayan. So, umakyat na kami. Ito na yung 3 kilometers trekking going to the crater. So, mag-uumpisa na. So, habang lasog-lasog namin katawan doon sa 4x4 ride, so we will start our 3 kilometers trek.
Ayan. So, kung makikita nyo, actually, excited siya sa learn. Pero hirap na yun siya. Ano yung reklamo niya sa akin na pinapasukan daw ng sand ang kanyang, ano, ang kanyang sandals. But then, siguro, sa susunod, ang gagawin ninyo, mas maganda kong closed shoes talaga. Hindi pwede. Although, kahit mabasa siya, ano, doon sa mga rivers, but I think, kapag bata ang kasama mo, it's very advisable na ang gamitin ay closed shoes para hindi mapasukan nga ng, yun nga, yung mga small stones. Kasi yun yung reklamo sa kanya sa learn. Sakit-sakit na daw ng paa niya. Ayan. So, marami kaming kasama na mga tourists. They came from other countries. Ayan. So, nag-stopover ulit kami. Ang kagandahan dito, naka-ready naman. Eto, maganda dito. Ayan. Nagpalit ako, guys, ng ano. Kasi, ano na, bumigay na. Actually, yan ay binigay pa ni ate sa akin na Skechers, no, from the US. Kaya ang sabi niya sa akin talaga, magbibigay na siya. Hindi niya na kaya. Ayan, tawa ng tawa sa akin si Celine. Kasi, ayan, ayaw na ng shoes ko. Kung ayaw na ng shoes ko, kami diretso pa rin kami ni Celine. So, nakachinelas na lang ako dyan, guys. Mas gusto ko pa yung nakachinelas ako. Ayan. Kasi nakakaapak ako dun sa water. Ayan, pagod na si Sir Yorn. napakabait ng aming tour guide, actually. Ang bagal-bagal namin ni Sir Yorn eh. Kasi, yun nga, ang gusto ko talaga, makuha na ng video ang lahat ng dinadaanan namin. Kasi, it's one in a lifetime, di ba? Moment. So, gusto ko every moment, nakukuhanan ko siya ng video para sa memories. Alam yun. And it's our first trek, guys. First trek namin to ni Celia together. Actually, it's also my first trek. And it's Celia's first trek. So, bawat ano, galaw, kailangan na ano namin, na video. At parang wala pa akong nakikita kasi na video na talagang iniisa-isa. So, ito, 1.5 na lang ang nangalahati na kami. 1.5 going to the crater. At, guys, may nakita kaming rainbow. Ayan. So, sabi ni Celine, kuha mo mama, kuha mo mama. Ito na. Ito na yung time na nagre-reklamo na siya, na talagang pagod na siya. But then, sabi ko, picture, picture. Ayan. So, ito na, dyan. Malapit na talaga kami sa crater. 250 meters na lang ba? O, 500 meters pala. 500 meters. So, umuulan. Ah, hindi naman umuulan. Umaambon yata ito. Ito yung time na umaambon ng todo-todo. Yan. So, dadaan na naman kami. Marami siyang dadaan kasi it's a channel. It's a river channel. So, marami kang pagdadaanan na ganyan. Yan, when you trek there. So, nakakatakot lang siya. Buti na lang nandiyan talaga si Kuya Tour Guide. Ako naman wala. Hindi na ako ginaguide kasi nga, nakachinelas naman ako. So, umaapak ako doon sa basa. And I really like it. Gusto-gusto ko yun. Ayun, tapos, eto, may stopover na naman kami dito yata. Itong part na to, yes. May CR sila dito. Matino yung CR dito. Meron talaga siyang bowl. So, ang ganda ng place na to. So, in person, mas maganda siya. At, umupo na naman ulit kami. Kasi, napagod na si Celine. So, pag pumunta pala kayo dito, guys, kailangan, may dala kayong something, ano, eh, hindi naman kailangan. Wholeheartedly, syempre, na ibibigay mo sa mga ating mga natives. Ayan, si Celior, namimigay siya dyan ng candy sa mga babies. So, nakakatawa kasi marunong sila mag Merry Christmas and thank you na salita. So, ayan, si Kuya. Actually, favorite yan na pulburon ni, ano, ni Celior. It's a matcha. Ayan. Sabi ko, ito yung binigay natin kasi, para matikman nila yung matcha pulburon na favorite niya.
Ayun. Tapos dito, akala namin malapit na. Pero hindi pala. Akala lang namin yun. At gusto ko na naman i-share sa inyo ang napakagandang view. Oh, di ba guys? 360 yan. Hindi ko kinuhanan yung ano, yung CR. At ayan. Oh, di ba? Inulit ko ulit kasi it's really a very nice place. Ang ganda. And I was really very thankful sa aking ano, sa aking camera. Ayan. Ito yung very steep part. Ayan. Napababa siya pero wala siyang ladder. So, kailangan ano talaga, maiksi. At ito, nag-stop talaga ako dito kasi gusto kong kuhanin yung part na to. Ayan. Kasi ang ganda-ganda. Oh, diba. It's a nice part. So, sabi ko, kuya, stop muna tayo kasi kukuha ako ng ano, video. Ayan, si Celio ay nagmumuni-muni at kumakain ng candy. Eto na. Ito malapit na to yata sa crater, kaya steep na siya. Ay, hindi naman steep. I mean, ano, ang tawag dito, yung part na marami na siyang plants, tapos medyo mahirap na ang daanan. Kasi kung nakikita nyo kanina, ano din siya, parang wala masyadong mga puno, wala masyadong mga plants, pero ito, ano na siya na part. Makikid na siya. Tsaka kita nyo nung dami-dami mga bato. And we're still traversing at the river channel. River channel pa rin ito. Maraming malalaking bato. So, ang inaano ko dito, maigi na lang talaga yung trekking na to namin is mainit. Actually, very blessed kami. Pinag-pray ko talaga yan na huwag masyadong mainit, hindi masyadong walang ulan. Kasi nga, yun ang iniisip ko. Itong part na to na sobrang kitid. Ayan. Pero matutuwa ka naman, ano, kasi cute yung place, kahit sobrang kitid niya. Ayan yan guys, yung sinasabi ko sa inyo na kailangan very careful kasi baka mamaya pag nadulas, diba, puro kasi bato. Kaya lagi wala akong tigil sa kakasabi ko sa inyo, careful, careful. Yan, dun ka apak sa part na ano. Buti na lang talaga ang stick na yan na 20 pesos, no, diba? Ang laking tulong niya. So, yan guys, advice ko sa inyo na kailangan bumili talaga kayo niyan doon. Diba? Ang mga nagtitinda niyan, mga bata naman eh. So, kumbaga, actually kami ni seller, bumili kami ng dalawa. Tapos ang sabi niya, oh, look at that change. Kasi 50 yung binigay namin. Ayan, malapit na talaga sa crater. Kaya ito yung part na to na talagang hindi ako tumigil sa pag-video. Kasi malapit na siya sa crater. Excited na rin ako sa part na to eh. Kasi gusto kong makita kung gaano ka ganda. Itong sinasabi nilang beautiful disaster. So, maya-maya guys, makikita nyo na. So, si Ciliorn, hindi na nagre-reklamo dito kasi excited na rin siyang makita yung crater. So, paakyat na kami nyan. O, yun si Kuya Tour Guide. O, diba? Dala-dala niya na yung bag ni Ciliorn. Actually, kanina ako yung nagdadala niya. Siguro naawa na siya sa akin kasi may bag din ako. Tapos may bag si Ciliorn. Ayan, ito yung steps. Yan yung ladder na yan. Ayun, pagod na talaga dyan si Ciliorn. So, pati hindi naman ako actually. Sobrang pagod ko na. Siyempre, ang mama hindi lang nagre-reklamo. Kasi nahihirapan na ng maigi si Ciliorn. Ayan. So, pero hindi pa rin ako natigil, guys. Sasabihin nyo, di ba? Pagod na pagod na ako. But hindi pa rin ako natigil sa pag-video. Kasi nga, ang gusto ko, yung every moment namin, mapagkukuhanan ko. Especially this moment, na aakit na kami at makikita na namin yung crater. O, di ba? Pagod match. Sobrang pagod. Ayan. So, si Ciliorn dyan, grabe, no? Mataas ito. Ah, dami na itong steps.
papunta doon sa taas. So, syempre, di ba, pag paakyat, ang sakit na ng paa namin talaga. Patigil-tigil, but then, ayan, kung makikita ninyo, kapag napapagod ka, guys, titingin ka lang, you will just look back. Tapos, titingnan mo yung, ano, yung place, it's really wonderful. Kaya, pero mawawala na ulit yung pagod mo. O, diba? Hi, Lauren. Sabi ni Celine, pahinga muna tayo, ma. Tapos, magpipicture muna kami. Oh, so, ito na yung part na talagang konti na lang, sabi niya. You made it. Oh, kung so makikita Lord, niyo may CR. Kulang tigil sa so, ito yung words. Part na to na medyo maamoy kasi may CR. Kaya binibilisan namin pumakyat. Kasi ayaw namin maamoy yung CR. Ayan. Ayan. Meron silang built dyan na CR for the tourists. So, maganda yung pagkakaplano nila. Actually, binibigay nila ang lahat para sa mga tourists. So, yan. Marami ditong nagtitake ng picture kasi, ayan na nga, na-reach mo na yung crater. Pero hindi pa namin nakikita yung crater. Wow. So, nag-stop kami dito. Inaantay namin yung matapos sila sa kaka-picture. Pero hindi pa rin sila tatapos sa pag-pipick. So, ang ginawa namin, aakyat na lang kami talaga dyan. Kasi yung tagal-tagal nila. So, ito na, guys. Kung nakikita nyo, yan na yon. Yan. Marami mga puno. Oh, sabi na ko kay Sir Lorne, baba na tayo. Huwag na tayo ditong tumigil. Ayan, ang ganda. Ayan, maya-maya makikita nyo na yung crater. Makikita nyo na yung lake. Actually, that's the crater na. Yan, yan yung nakikita nyo na may white. Ayan. So, doon sa lake. Excited na si Celion. At ito na yung buong place. O, diba? Unang-una na talaga siyang bumaba kasi gustong-gusto niya na makita yung crater. Daming tao. Yung iba, pa-uwi na. Kami, paparating pa lang. Kasi nga, diba, nagantay kami sa another 4x4 para sa amin. Kaya yung mga kasamahan namin, actually, hindi na namin talaga sila nakita. Diyan na lang namin sila nakita, but then galing na sila dun sa pinakababa, dun sa pinaka, sa lake. So, mamaya, pupunta din kami doon ni Senior. So, sa ngayon, ninanamnam muna namin yung place. Ayan. So, yung nakikita nyo, yan ay yung lake. At sobrang daming tao. May naman pala kayo dito. May mabibili naman pala dito ng mga food. So, kung ako sa inyo, hindi na kayo magdadala ng food. Ako kasi, nagdala talaga ako ng food. Kasi nga, syempre, iniisip ko si Senior, baka magutom siya, baka mapagod siya. Syempre, pagod na pagod ka. Tapos baka pagdating dito, walang pagkain. But you guys, pag pumunta kayo dito, complete siya. Meron ding tubig na binibenta. At meron ding pagkain. So, huwag na kayo magdala. Kasi may hihirapan lang kayo. Ako kasi, nagdala ako. Kasi hindi ako sure eh. Hindi kasi sinabi na meron namang nagtitinda sa taas, sa ibang vlog. So, dito sa vlog ko na to, sinasabi ko na sa inyo, guys. Huwag na kayong magdala kasi bibit-bitin nyo pa. Sobrang pagod. Ayan. So, this is really a beautiful place. Ayan. Ganda, no? Alam nyo, in person, para siyang painting na HD. Ayan. Pero dito kasi sa video ko, parang mas maganda pa siya talaga. In person. Mas maganda. Ayan. Kung maganda na yan dyan sa video ko, mas maganda pa siya in real life. Kaya dapat pumunta na kayo talaga kayo. Kasi, di ba, maraming mga bagay sa Pilipinas na maganda. Actually, ito yung pinapakita ko sa inyo kung gaano ka lawig yung ibinaba namin ni Celion. Pumunta kasi kami talaga sa crater and it took us 150 steps para marating to. So, take note, ang tagal namin na gano'n talaga, tagal namin nag-decide. Bababa kami doon sa lake. 150, sabi ko, Celion, sigurado ka, kaya mo ha. Tapos, ang ginawa ng anak ko, sabi niya, syempre gusto niya. So, sabi ko, basta be sure na mamaya pagbalik natin, kaya mo. So, ito na yung part na talagang
Ayan, nag-apak talaga siya, umapak siya. Tapos nasabi niya sa akin, "Mama, bakit hindi maano? Hindi mainit." Sabi ko, "Sa tingin mo ko pong biinit ba 'yan? Ano, pupunta ba tayo dito?" Syempre hindi. Ayan, kasi ang lamig-lamig daw. So nag-touch siya doon sa water sa lake. So there you have it, guys. I hope that you like our vlog. So until next time, for more adventures together with Silyorn. So please like, share, and subscribe our channel, the iTeach channel. Thank you so much, and let's have more adventures together. See you next time!